Hello mga kamining at welcome back sa ating channel. Sa video ng ito, pag-uusapan natin ang kahulugan ng iyong panaginip. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell na all para updated ka sa mga video na tulad nito. Let's go! Ang mga multo sa iyong panaginip. Ang panaginip ng isang multo ay kumakatawan sa mga isyu mula sa iyong nakaraan na hindi pa nareresolba at epekto pa rin sa iyo. Masakit na alaala, pagkakasala, hindi natupad na pag-iibigan, mga taong hindi mo mapapatawad, kinasusuklaman, galit, o kahihiyan. Isang problema na nagmumultuhan pa rin sa iyo. Pagsiselo sa nakaraan na hindi mo matatakasan. Ang mga tao ay madalas na managinip ng multo ng isang namatay na mahal sa buhay pagkatapos ng isang pagpatay o marahas na kamatayan. Ito ay malamang na isang salamin ng kanilang mga damdamin tungkol sa trahedya na nagmumultuhan sa kanila. Ang pananaginip ng isang multo ng namatay na mahal sa buhay ay maaari ring sumasalamin sa matagal na damdamin ng pag-iiwan o pag-abandona ng pagkamatay ng iyong kapareha. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong damdamin na mahal ng namatay ang isa, habang nasa daigdig ng mga espiritu, ay hindi sumasang-ayon sa iyong kasalukuyang buhay o isang bagay na ginawa mo sa kanila. Kapag nanaginip tungkol sa mga namatay na tao, napakahalagang isaalang-alang kung ang panaginip ay isang multo o ang katangian lamang ng namatay na tao. Madalas nagkakamali ang mga tao sa paniniwala na dahil patay na ang tao kaya ang panaginip ng mga namatay na tao ay nangangahulugang na naginip ka ng multo. Ang panaginip ng mga namatay na magulang, miyembro ng pamilya, kaibigan, o iba pa ay maaaring magkaroon ng mas simbolikong halaga kung ituturing mong ang simbolo ng panaginip ay isang aktwal na imahe ng tao at hindi isang multo. Ang panaginip na maging multo ay kumakatawan sa iyong damdamin na hindi mo magawa ang gusto mo. Isang bagay ang nagsakripisyo sa iyong mga espiritu, pag-asa, at pagnanais at nag-iwan sa iyong pakiramdam na hindi kumpleto o hindi nasisiyahan. Mga pakiramdam ng tuluyang hindi pinapansin at hindi pinapansin sa buhay. Ang panaginip ng multo ng iyong ama ay maaaring magpakita ng isang pakiramdam ng pagkakasala o panghihinayang tungkol sa isang talagang masamang desisyon na ginawa mo. Bilang kahalili, maaari itong magpakita ng iyong damdaming pinagmumultuhan ng isang desisyon na hindi mo nagawa o hindi sapat na mabilis. Nabubuhay sa kahiyan ng isang piniling ginawa mo. Ang panaginip ng multo ng iyong lola ay maaaring sumasalamin sa damdamin ng pagkaabala ng isang sitwasyon na napakalakas upang hindi pansinin. Pakiramdam na nagkasala na hindi mo ginagawa ang tama sa isang magkasalungat na sitwasyon na imposibleng baliwalain. Ang panaginip ng multo ng isang aso ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng pagkakasala o panghinayang na mayroon ka para sa iyong paninindigan para sa iyong sarili. Nabubuhay ng may kahiyan na ipagtanggol ang iyong sarili sa lahat ng mga gastos o manatili para sa isang tao. Panghinayang o matagal na kahiyan para sa pagkakaroon ng isang masamang argumento sa isang tao. Nabubuhay sa mga kahihinatnan ng iyong ginawa. Ang panaginip na magbigay ng mga regalo o mga sakripisyo sa isang multo upang mapatahimik ito ay maaaring kumakatawan sa mga pakiramdam ng pagkakaroon ng pabor o pagiging sobrang mabait sa mga tao upang mabayaran ang iyong pagkakasala. Ang panaginip ng isang ghost town ay kumakatawan sa pagkawala ng pakikisalamuha. Napansin mo na ang isang relasyon o pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba ay hindi na kanais-nais o kawili-wili gaya ng dati. Maaari rin itong sumasalamin sa pag-abandona sa mga pagkakaibigan o isang cool na lugar para sa iyo. Disclaimer lang po, ang mga impormasyon na aking binabahagi ay galing sa aking personal research sa internet. Ito ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa kahulugan ng ating mga panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang espiritual na aspeto ng buhay. Ito ay nagsisilbi lamang na gabay sa ating tagapakinig at mga viewers.